Ayun, kumusta mga kaibigan? Muling nagbabalik ang iyong lingkod si Thursday. Ngayon po, kaya po tayo naglive ulit para po makapagturo po ng panibagong inyong mga tututunan na dasal dito sa ating YouTube channel. Ituturo po nating dasal ay pangkabuhayan po para po sa may mga negosyo, may mga tindahan at iba pang pinagkakakitaan po natin araw-araw. Makakatulong po ito para sa inyo na para po mas marami po ang maingganyo or maakit para po sa inyong mga mamimili. Ayan. Para po mas marami yung mamili sa inyong tindahan. Kinakailangan po na bago kayo magbukas ng inyong tindahan ay dadasalin niyo po ang ituturo ko pong dasal. Ayan. Mamaya po at ituturo ko po yung dasal ng pampaswerte o pangkabuhayan po para po mas dumami pa yung inyong mga kita o customer po sa inyong negosyo. Muli, ipapaalala ko lang po sa lahat ng kukuha po ng orasyon dito kay Fellow Stay, pagkaingatan po at huwag po nating gagamitin sa hindi po maganda dahil lahat po ng mga orasyon na hindi natin po gagamitin sa tama o sa maling paraan, lahat po yan ay may balik o may masamang kapalit. Kaya nga po hinihikayat ko ang lahat na gamitin lang po sa tama at hindi po gamitin sa hindi magandang gawain. Ang orasyon na ito ay pwedeng pang-akit sa mga tao. Kaya pwede rin po itong gawin na parang ipanggayuma o parang panghalina po sa mga tao. Pero ito pong advice ko ay para lamang po dun sa mga may mga negosyo, para po dun sa may mga tindahan para po maakit yung kanilang mamimili. Ang proseso po ng pagdarasal po ng orasyon ay bago kayo magbukas ng tindahan or bago kayo pumasok sa loob, kailangan nyo po munang dasalan sa harap ng tindahan nyo po at ihi po yung dasal direkto po sa inyong tindahan. Yun po yung paggamit ng dasal. Bago po kayo magdasal nga pala, muli kong ipapaalala, kinakailangan po na kayo ay magpupuder sa inyong sarili. Tulad po ng general devotion o kaya yung puder na may eksi para pang depensa po sa inyong sarili para hindi po kayo maapektuhan ng inyong mga orasyon na gagamitin. At advice ko lang din po sa lahat ng gagamit po ng orasyon na to, mas mainam po na ito po ay gamitin po natin sa pagdidebosyon, isasabay po natin. Pwede rin po natin na imantra po natin yung dasal kada Martes at Biyernes. Ang pagmamantra po ay ginagawa po yan tuwing debel ng oras, kung tawagin natin o pakros na oras. Ang pakros na oras po ay alas 6, alas 9, alas 12 at alas 3. Yan po yung pakros na oras sa ating orasan. Ang pagmamantra naman po ay binibigkas po yan ng paulit-ulit ng 108 times na beses. Ang sikreto po sa pagmamantra, kaya po minamantra po natin yung isang dasal para po masaulo po natin yung dasal o para po mamemorya po natin para every time po nagagamitin po natin yung dasal ay hindi na po tayo bubuklat pa ng ating mga aklat. Kumbaga, mabibigkas mo ito ng madalian, lalo kung hindi mo dala yung inyong mga aklat o yung mga susulatan nyo ng mga orasyon. Kaya mas mainam pa rin po na kabisado po ninyo yung inyong mga orasyon. Mas maganda po kasi ang kalalabasan kapag ang orasyon ay kabisado nyo o memoryado nyo. Mas mabisa po ang orasyon pagka ginamit po ninyo kaysa po sa binabasa lang po sa mga aklat o mga susulatan po ninyo mga notebook o ipunan po ninyo ng mga orasyon. Ang paggamit naman ng orasyon, mga kaibigan, pwede po natin gamit yan every time na tayo po ay pupunta sa ating mga tindahan bago po magbukas ang tindahan. Wala pong pinipiling oras kung papano ang pagdadasal nito sa paggamit po. Basta po kung kayo ay magbubukas ng tindahan o bago magbubukas ng tindahan, pwede nyo na pong i-apply o gamitin po yung orasyon dun sa inyong tindahan. So yun lamang po yung pagkatandaan
At makinig po ng mabuti sa aking mga pamilin na ibinibigay po dito sa ating YouTube channel bago po kayo sumadya po doon sa inyong pangkay na orasyon. Yung orasyon po ay tuturo ko po sa pinakadulo para po ang lahat ay hindi malito lalo na po sa pagbigkas, dahil yung pagbigkas po ay napaka-importante para sa isang orasyon o Latin na tinatawag po natin, na ginagamit natin sa lihim na karunungan. Ang pagbigkas po ay kinakailangan na akma yung letra na babasahin nyo sa lalabas po sa inyong bibig. At tama po yung pagbigkas na inyong gagamitin para nang sa ganun eh hindi magkaroon ng problema po sa paggamit ng orasyon. Mas mabisa po kung tama ang inyong uusalin na orasyon o pagbigkas, o tamang pagbigkas po ng orasyon. Dahil kapag mali po yung inyong bigkas ay hindi po ganun kaganda yung kalalabasan ng orasyon, o mas posibilidad po na hindi po ito gagana. Kaya kinakailangan po na pakinggan na mabuti ang aking ituturong orasyon para nang sa gayon kayo ay matulungan ko kung papaan po yung tamang pagbigkas. Pakinggan nyo rin po yung aking paliwanag po kanina kung paano po gamitin yung mga orasyon. Okay, so ngayon po ay antabayanan nyo po yung orasyon na aking tuturo. Makinig po mabuti, narito ang inyong orasyon. Sa pagbukas ng negosyo o tindahan, narito ang dasal. Yesus, 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 Santay, Suwam, Meama, Di, Amen. Ditaratam, Sarapa, Sarasa, Iyuwa, En, Kanchino, Bitarkom, Pelam, Pater, Ehum, Ekosum, Mea, Matam, Tuam, Tartatar, Las, On, Risede, Hito, Sator, Arepo, Roto. Yan po ang dasal para sa negosyo. Gamitin po ng maayos para po yan sa pangkabuhayan, para po dumami ang customer o mamimili ng inyong tindahan. Ingatan ang orasyon. Hanggang sa muli, ating pagkikita mga kaibigan. Ako ang iyong lingkod, si Philo Stay.